Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti. At inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. At tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig. At mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan. At inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. At nagkaroon at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. At sinabi ng Diyos, mapisa ng tubig na nasa silong ng langit sa isang dako. At lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. At tinatawag ng Diyos ang katuyuan na lupa. At ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat. At nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo. Pananim na nagkakabinhi at punong kahoy na namumunga ayon sa kaniyang pagkakahoy. Nataglay ang kaniyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At ang lupa ay sinibulan ng damo. Pananim na nagkakabinhi ayon sa kaniyang pagkapananim at ng punong kahoy na namumunga, nataglay ang kaniyang binhi ayon sa kaniyang pagkakahoy at nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang magkahiwalay ng araw at gabi. At maging pinakatanda at pinakamabahagi ng panahon, ng mga araw at ng mga taon. At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw. At ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin at mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at upang magpuno sa araw at sa gabi at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman at nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw. At sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay. At magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. At nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat. At ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw na ibinukal na sagana ng tubig ayon sa kinikinayang uri at ang lahat na may pakpak na ibon ayon sa kanikaniyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. At mga binasbasa ng Diyos na sinabi, kayo'y magpalanaakan at magpakarami at inyong punuin ang tubig sa mga dagat at magpakarami ang mga ibon sa lupa. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal
ayon sa kani-kaniyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad at ng mga ganid sa lupa, ayon sa kani-kaniyang uri at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kaniyang uri, at ang hayop ayon sa kaniyang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kaniyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasa ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpaalanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinalakap pagpakain at nagkagayon. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-anim na araw. Welcome to Ian Canelias TV.